makikita ninyo, maririnig ninyo in your readings na si Ferdinand Marcos has a photographic memory. Actually, hindi yan ipinanganak na ganun. Sila ay na-train nung sila ay bata pa. Shoutout po sa lahat ng followers, likers, and supporters ng Joms TV. Patuloy po nating suportahan ng vlog niya. Maraming salamat po. You know some men who do that? Ayun. Malalang ba ngayon eh? Ito ang typical na nina. May iba ang dream siya. Ito yung kanyang corpo ng sinatanan. Tapos, ito naman ang ang lining niya is kulay blue dahil may lalaki. And then included dati dito, somewhere noon, pero tinanggal na, yung mga tuyo na puso ng araw ng mga bata. Kasi ngayon hindi na sinesave yun eh. Di ba na style sa ospital? Pero nung araw, mahaba yung nilalagot ganyan. Binabalot yun. Pagka nalaglag na, binabalot ang mga nanay. Okay. So, ito yung gamit niya. And then, on this side, sa isang form. Dati natin drawing room na binag-inlet into the study area. Kaya ito pinundoy dito is dahil ang pamilya na ko had given so much importance in education. Makikita ninyo, maririnig ninyo in your readings na si Ferdinand Marcos has a photographic memory. Actually, hindi yan ipinanganak na ganun. Sila ay na-train nung sila ay bata pa. Because during the time that they were going to school, the ratio of books as to children is 1:4. Isang libro, apat na bata ang nakakatati. So, may turn sila every weekend. Halimbawa ikaw, mula ngayong weekend, sa susunod na weekend, ikaw. Sa susunod, ikaw. So, ang ginawa nila dito, yung mga bata, encouraged by the grandfather, with the family, yung libro na hawak nila, minememorize nila. They memorize the book on Friday and Saturday. Pagdating ng araw ng Linggo, tatayo sila sa harapan ng kanilang mga matatanda to tell them of what they had read. And then magkakaroon na ng question and answers. So, it was a training, and that training was passed on to us. Ganun katindi ang kanilang training nun. Hindi lang sila Ferdinand, hindi mga pinsan nila, and everybody was sila learning. Kaya, siguro talagang malaking bagay sino ganun, because even if I had read something 10 years ago, natatandaan ko pa ngayon. Nakakapaghinayang lang na yung aming mga younger kids, hindi na pwedeng gano'n. Kasi yung click. Mag-print na isang submit kay teacher. Or mag-click na isang article and then passing lang yung pass. Wala na. Kaya makikita mo na after 2 months, yung kanilang binasa ngayon, hindi na nila matandaan. I hope you can encourage your children to keep reading. Kasi sinanay din kami ng, ang tawag dito, yung silent reading and oral reading. More on oral reading. You know why? When you read ng orally, your eyes can see the written items in the book. And then you read what you're reading, and you say it with your mouth, and the mouth now nagta-transfer dito sa tenga, nababalarin ng tenga. And then it will register in the brain. So ang nangyayari is, mas madali ang retention kapag nag-oral reading. I hope you'll encourage your kids. Pati tayo, di ba kung minsan basa ka ng basa, tapos nakalimutan mo, balik ka na naman. Lalo na yung mga gumagawa ng thesis. So, it's good to keep reading. Okay? So, you see here again, ito is typical classroom lang. This is still the father of Ferdinand Mariano, when he was already a congressman. And then,
si Josefa. Father and father of Ferdinand. Ito ang nag-aparatorio si sa toga ang mga honorary na mga Josefa. Diploma. Sa yung mga toga. Oo, puro mga honorary yan. Tapos ito yung mga diploma. Ang museum na to, ito yan. Ferdinand Marcos became the president in 1965. And then, itong bahay na to ginawa, the family at conference, request ni Lola Josefa na maging isang museum ito. Because we would like to, we are proud that there is a member of the family who is a president and he helped from his house and from his town. So, yung iba, mga after ng pagiging presidente ng Oy, kasi si Josefa has helped in a lot of other schools, kaya nito siya ng honoris causa, honorary university. So, hindi siya nag-enroll, pero she helped yung mga eskwela na ng mga yan. Okay? So, honoris causa ang kanyang binigay sa kanya. Eh, ikinoconfer yun talaga eh. Lalagyan ka ng Lola, sino po itong batang to? No one in particular. No one in particular. Problemado po siya. Kami. Ang nasasabihin sa... Talagang seryoso siya nagbabasa. Palagay ko sa kanya. Sorry to interrupt you po. After po nito, si Inana po, pupunta tayo dun sa Larry. Elementary school. Pwede po sana ikatpo natin ng konti dito, babalikan po natin. Kasi sa school po, kailangan din po din ang mag-close kasi po, Saturday po nga. Okay. So doon naman tayo sa Sarat Elementary School. Sa alak-alak. Yes. Yung balon na. Ayan mga kababayan, no? Sundan natin po, tara matay sa Sarat Elementary. Balikan na po tayo. Sarat Elementary. Sa school. Sarat Elementary School, no? Na naman tayo magpupunta. So hello sa ating 46 viewers na nakikinig sa ating live stream. Sa mapagpaalam hapon sa ating lahat. Nandito po tayo kung saan ay pinanganak, no? Ang birthplace ng ating Apolacay.